simulang gumamit ng drone. Mga 25 anyos ako siguro noon, nung mag-umpisa akong gumamit ng drone. Bakit po? Bakit kayo ganyan? Wala lang, na barkada. Tapos nasama na dala ng mga pakikisama sa kanto. Yun, yun doon nag-umpisa yun. Bukod po sa paggamit ng droga, nagbebenta rin ako. Hindi naman, gumagamit lang. Nung una po nyo pong natikman yung drugs, ano po yung mga sumunod na nangyari sa inyo? Wala lang, para lang akong masaya, walang problema, para ang sarili ko yung mundo. Mga nakukuha niyo po sa paggamit ng drugs, ano-ano po yan? Wala lang, yung parang nalilibang, naghahanap ka ng lugar na kung saan mo gusto magpunta, na wala kang pakialam sa mundo, mga ganun lang yung tama ng epekto ng drugs. Malaki na po ba yung pagbabago sa buhay niyo? Oo, malaki na. Tulad ng yun, yung nagkaanak ako, nabago na yung pag-drugs ko, nabawasan, hanggang sa unti-unti ko nakakalimutan. Sino-sino po yung mga naghikayat sa inyo gumamit ng drone? Mga bansada, kaibigan. Sa isang linggo po, ilang beses kayo gumagana? Pag sa talagang ano, minsan, araw-araw, o pag madalas pa yung gabi-gabi, ganun. Dahil hindi naman po ba pumupunta sa point na nagbebenta kayo ng mga kasangkapan nyo sa bahay para makagamit kayo ng droga? Ako, hindi ko pa naman nakanasan yung mga ganong paraan para makapag-take lang ako ng gamot. Para pa ako nailutas na gamit ko sa bahay ko. Ano po yung trabaho nyo sa araw-araw? Magkano po yung kinikita nyo? Minsan, pagka yung trabaho ko, construction kasi, minsan, tumikita ako ng 500 isang araw. Mag-isang 400, hindi pa kaya pareha. Lahat po ba yun napupunta sa pamilya niyo o kalahati po na napupunta sa paggamit ng droga? Minsan, sa ba, ano lang, sa drug, mas lamang naman yun sa pamilya. Simula po nung nag-umpisa kayong gumamit, mga naging epekto po nito sa pamilya niyo? Sa pangangatawan niyo, ano po yung mga katawan niyo, ano nararamdaman niyo sa katawan niyo? May sumasakit ba? Meron bang kung ano-ano sa katawan, ano po? Sa akin naman, wala naman ako nakamdaman side effect sa katawan ko ng drugs na yan. Pero dun sa pamilya ko, minsan naapektuhan. Tulad nga nung madalas kami mag-away na, dahil una-una, pag nakadrug kasi hindi ka na natutulog, ganun, hindi ka makakain. Ayun yung epekto sa akin ng drugs. Sa paanong paraan po hinahanap ng katawan niyo yung droga? Yung kung minsan nag-iisa ka, malungkot ka, hanapin mo yung barkada. Pag nagsama-sama ka ng barkada, ayun na umpisa uli nung magdadrugs na naman kayo. May pagbabago na po ba sa buhay niyo ngayon? Meron na. Malaki na yung pagbabago sa buhay ko. Sino po yung naging inspirasyon niyo para sa pagbabago? Yung mga anak ko, yung asawa ko. Sila yung nakapagbabago ng buhay ko. Mensahe po para sa mga taong naniligaw din yung landas katulad niyo. Sa inyong mga kabataan na nalulong sa drugs ngayon, sana huwag niyo akong tularan dahil ako, nangyari na sa buhay ko to, mahirap para sa akin at sana huwag niyo rin gayahin at magagawa kayo, madadala kayo sa hindi magandang pamumuhay.